host with our guest this evening. We have Coach Aijun Bagao saying, thank you very much. Please be safe and God bless us all. Sobrang napasaya ko po kasi nandito po tayo sa harapan ng ating mga I think nag-start yung 2005 sa Sikaran. Nasaan ako sa mga tournament talaga. Okay. And after that parang hindi ako comfortable doon, mami. Hindi ako comfortable sa ganun klase lang, kumbaga sa isang putahe lang, parang kasi isa sa mga idolo ko talaga ay si Bruce Lee. Kahit natutulog ako, lagi ko siyang napapanaginipan. Kahit saan ako naglalakad, lagi ko siyang baga naiisip. Yung mga kasi yung galaw niya kasi, yung galaw niya para bang quick of a seconds, andun na nakarelease. Kaya binabuti ko talaga, pinag-aralan siya o ganun. Hanggang sa dumating ang point talaga na namit ko yung partner ng auntie ko, which okay. is Rogelio Novo. Uh-huh. Isa talaga yan sa pinakamagigiting na trainer ko dati in yes. terms of mixed martial arts. Okay. Kasi on that time is more on, kasi nakita ko talaga sa kanya is more on knife defense. Actual talaga, makikita mo talaga every driving talaga. Actual talaga sa mga knife defense, okay. then sa mga sword, ganun, at saka sa mga elbows, mm-hmm. then mga kicking. Doon talaga ako napahanga, kaya mm-hmm. para bang napabayaan ko yung Sikaran. Doon ako nag-focus. So from Sikaran to martial arts? Combat judo. So from Sikaran, you shift to combat judo? Yes, shift to combat judo, is Credo. Okay. And then after that is, actually mama, ang dami kong na-experience dati sa tournament in terms of Sikaran. Para bang pagdating ko sa mixed martial arts, nung last na tournament ko is sa Lugait. Then after that is, para ba akong nababaguhan, kasi para bang nabuhuhan ako kasi yung rules talaga sa Sikaran is more on kicking lang. Kicking lang, then dumating sa point na para bang hindi ako mapakali kung ano yung gagawin kong technique kasi alam mo na rules is rules. Para bang difference talaga sa akin. Natamaan niya ako. Sa judo na yun? Okay. Para bang na-apply ko na talaga. Na-apply ko yung experience ko talaga. Hindi ko na malaya na na-takedown ko na pala. Kalaban ko in 4 times tapos bang natamakan ko. Ganun pa. Then sabi ng mga coach, wag! Bawal yan. Sikaran to, hindi to mix. Sorry, mga ganung klaseng estilo. Kaya parang mahirap talaga. In terms of mixed martial din, bumalik ka sa mga ibang klase, parang mababaguhan ka talaga. So coach, sa Sikaran, ano bang kaibahan ng Sikaran sa mixed martial arts? Okay. Ang kaibahan lang sa Sikaran is, yung Sikaran kasi is, para bang siyang connected sa Taekwondo. More on kicking lang talaga. More on kicking din. Meron siyang punching kasi yung punching is in-enclosed din sa points. Meron siya sa ganun. Then sa mixed martial arts, napaka ano talaga yung mixed martial kasi combine Combine talaga. Pwede mong gamitin example. Lahat. Okay, just like if you talk about sa knife defense. May knife defense yes, talaga? Meron na. Ito. Actually, nakuha ko ito. Marka to nung 5 degree. Okay. Yung actual talaga na pag-graduate ko talaga. Knife talaga na, totoong knife? Totoong knife talaga. Okay. Grabe, siguro nakita mo naman siguro. Pero may mga protective gear kayo? Wala. Okay. Kaya nasanay talaga ako sa mga ganun. Nasanay talaga. Kaya pag may nakita ko mga tao na ng mga knife, hindi na ako nakakabahan talaga dyan. Kasi sanay na ako. Sanay na ako. Kasi sa amin kasi dati, ma'am, napaka-importante talaga na mag-train ka, dapat talaga is actual knife talaga. Huwag kang mag-exam na ano lang, para bang kahoy lang, plastic lang. Kasi pagdating sa in reality, kahit magaling pa yan, kahit black belt pa yan, I'm sure matatakot pa rin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, baga, hindi totoong knife, di ba? Hindi siya nasanay sa totoong knife. Kami, nasanay kami sa totoong knife talaga. So, during your practice in mixed martial arts, there was, may panahon ba na medyo,
may nag both parties nagkaduguan dahil ano nasugatan sa ginamit na totoong knife. Yes. Actually, isa sa mga witness namin dyan dati, nung nag-aral pa lang ako sa high school. Uh-oh. Actually, sa high school mami, three times akong parang nung Tagalog sa natabangan, no? Mm-hmm. So, three times akong nagano, no? Nung una kong kalaban is halos 13 or 13 katao. Mm-hmm. So, ang nagano okay. Talaga sa akin, no? Pero, actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi ako believe sa sarili ko. Doon ako okay. Believe sa Diyos. Alam mo ba kung bakit naman? Three times akong inano ng mga kalaban, three times akong natabangan ba, in Bisaya, three times, pero hindi ako nabihado talaga, o hindi talaga. O, nung last part na natabangan ko doon sa high school, parang nagdala na talaga ako ng tsako, kasi enclosed ka din yung defense, yun. O, kasi ang napasok sa isip ko, ito, pag magano to ng mga dos or dos, wala akong choice. Lalabas ko talaga ito. Hanggang dumating sa point na, ayun talaga. Parang hindi na nila siguro ako kaya. Actually, hindi ako na gumayabang. Parang hindi na nila kaya ba. Oh. Yung iba, pumunta na sa likod ng paralan. Buhay na nila. Ay, tapos, akong choice. Inano ko na siya ako. Pero parang natakot sila. You learned that using the chako in mixed martial arts. Yes, yes. Not in Sikaran. Not in Sikaran. Okay. Include in ano, Arnis. Actually, if you talk about Arnis, ang daming-daming klaseng Arnis. Mm-hmm. Siguro, familiar mo naman yung Angaro fighting system, di ba? Jose Pares. Yes, the Sikaris. Ang sa amin, di ba? Is balintawak talaga yung sa amin. Is, natutunan ko talaga yung Arnis. Anong kaibahan? Yung balintawak kasi, ma'am, is doon ako believe kasi mixed din talaga siya. May combat siya. Ganun pa po, automatic na siya ba? Mm-hmm. Automatic talaga, pwede ka na mag-disarm. Okay. Kasi kasi dapat talaga sa amin is power then speed. Okay. Power, speed, and intelligence. Yun talaga yung pinaka-importante sa amin. Walang kwenta kahit gaano ka pa kamagaling tapos wala kang power, wala kang speed. Okay. Yes. Wala ka talaga. Yes. Delay ka talaga dyan. No, so, coach, so, dalawa, ano lang, mixed martial arts and sikaran lang yung ano mo. Okay. No, so, for 3 years, di ba? 3 years na yung nagsama sa sports in Makabala National High School, and then you were top to coach taekwondo for the first time, no? Yes. So saan ka nahihirapan, coach? Kasi iba yung mixed martial arts, yes. Iba yung sikaran, tapos iba yung taekwondo. Saan ka nahihirapan doon? Actually, mama, nung nakapasok ako sa iyo, 'di ba, nung start talaga ako sa high school na nagturo is taekwondo. Pero sabi ko talaga, kaya ko to. Kumbaga, kahit hindi ko, para bang may pagdududa din ako sa referee, pero ipinakita ko talaga sa'yo man na kaya ko. So, yun talaga yung pinaka the best. Mm-hmm. Kumbaga, pag matatakot ka talaga, hindi ka talaga mamumubo up. So, kailangan mo, iprobo talaga na kaya mo. So, ang ginawa ko doon, ma'am, is, nag-study talaga ako. Alam mo kung ang, actually is, natatakot ako doon eh. Para bang may isang bagay na doon ako natatakot sa taekwondo. For the first time. Yes, for the first time. Natakot ka sa Okay. Isa sa mga kinakatakutan ko talaga is yung rules talaga. Okay. O yung yes. Rules talaga kasi naalala ko yung last tournament ko eh. Patay talaga ako dito para hindi ko kaya kasi big time talaga na rules to. Alam kong yung alam ko yung taekwondo, yes. Nirespeto ko talaga yung taekwondo is more on rules talaga yes, sila. Yes. Para bang sports talaga sila. So, ano ko ba to i-handle? So, yung ginagawa ko pero hindi ko pinakita sa iyo, ma'am, na hindi ko kaya. Di ba? Nahaya ko nga dati kahit, yes. Kahit saan ako napunta. Ang ginawa ko, pinag-aralan ko talaga yung mga rules and regulation. Pero kahit pinag-aralan ko yung mga rules and regulation, parang bang medyo nahihilang pa rin ako. Mm-hmm. So, sabi ko, hindi ko talaga ito type. So, parang hindi ko, kasi parang bang hindi ko mapalabas kung ano yung gusto ko. Hindi ko mapalabas kung ano yung talent ko talaga. Di ba? So, isa talaga sa kinakasalimu. So, have you experienced, because I talked to you to coach taekwondo, no? Have you experienced visiting YouTube and kanang studying the different kicks? Yes. I think humingi ako sa iyo ng guide at ako. Parang naalala ko na, ma'am, pwede bang patibigay ng guides, ma'am? Kasi yung sikaran, in, if we compare sa sikaran, yung kicking sa sikaran, tsaka sa taekwondo, magkaiba. What's the difference? Can you cite this, a specific kicks na magkaiba sila? Like, for example, for, ano yan, side kick. Ah, okay.
Oh, magkaiba sila kasi yung sidekick sa taekwondo is parang pang-professional talaga. Bakit sa sikaran? Sa sikaran kasi is parang pang-tambay, parang ano talaga. Tambay-tambay lang. Parang pang-tambay siya, pero hindi basa-basa kasi kung nagtuturo namin ka ni Atami, yung damit, wala talaga itong damit. Oh, sa sikaran mo lang damit? At saka wala pa kaming gear doon, ma'am. Bawal talaga kami mag-gear. Grabe talaga, parang brutal. Then, pag matamaan ka, dugo talaga yan. So the difference, kasi iba tingin ta sa taekwondo, bawal dito, di ba? Bawal, okay. So sa sikaran pwede? Pwede siya. I think pwede siya, pero parang kulang pa sa discovery of rules. So sa sikaran, okay me, lang yung ma-ano dito? Oh, okay. Score okay yan. Oh, may kasama nga ako, ma'am, dati, ma, sa tutulong, may kasama ko dati na kasamahan ko sa palinta, kasamahan ko siya, tapos yung kalaban niya, natamaan siya dito. Mm. Oh, automatic na yun, take down kasi. Dugo ba talaga yung dugo? Kasamahan ko siya. Kaya magkaiba talaga. No, kasi sa taekwondo, there are kanang lots of kanang bawal dito. Bawal. Ano, for safety sa ano, sa mga manlalaro, di ba? Yes, no? Then tama. Below the ano, belt, ayan, and then up. So bawal. So sa sikaran pwede yun. Sa mixed martial arts pwede yun. Pwede yun, pero may mga limit din sa mixed martial arts. Mm-hmm. Anong hindi pwede sa mixed martial arts? Because we're talking about mixed martial arts. Anong ang hindi pwede sa mixed martial arts, actually, in my knowledge, mama, kasi nagtuturo ako dati sa Davao eh. Yung last kong turo sa Davao. Mm-hmm. Mixed martial arts din. Ang bawal is, kunwari dito sa private part natin, tapos para bang sa likod, bawal din kasi yun. Kasi yung backbone. Dapat talaga is face-to-face talaga. Face-to-face talaga din. Pag mag-ano na talaga yung kalaban mo, mag-ano talaga. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Kasi pag-points mo na yun. Okay. Bawal yun. Dapat sportsman, meron isang sportsmanship. Pero brutal din. If in taekwondo, we had the highest point is 4, how about the mixed martial arts? Kasi Again. Sa taekwondo, the highest point is 4. Turning long ka. Okay. Sa mixed martial arts. Pag batsok mo yung kalaban. Ilang point yun? I think mas, in my own, pag matsok mo yung kalaban, bisa ma-experience talaga, lalo na pag hindi na kaya. Kasi, ganun talaga yung talaga. Kung sa hindi na, ganun na talaga. Mm. Pag hindi na niya kaya, wala na talaga yun. May tendency ba, may nangyari ba na during in the competition na ano natuluyan yung ano kasi sa martial arts hindi natin yun may pagkailan na meron talagang ano personal na di ba sa example sa athletes na ganun and then considering mixed martial arts yun application ng lahat di ba so during may tournament ba na nasalihan mo na nagkaroon ng medyo natuluyan yung ano ba the opponent kahit na gumano na yung ano kalaban hindi pa rin ano or asan yan sa akin naman is parang hindi kung meron man siguro pero hindi sinasadya ang function lang siya sa galit siguro para yan kasi yung sa isip niya ba gusto ko manalo kahit yung kalaban niya is nakapikpik na o nakatapik na hindi niya namalayan na nakatapik na pala pero hindi yun sinasadya that should be the lookout of the referee baga obligasyon na talaga ng referee na yan. Siya nang bahala kung paano niya ano yan. Kasi yung sa isip kasi natin, kailangan natin manalo. Okay. Diba? What if nalak natin? Yan, so, nalak, natuluyan. So hindi natin alam kung saan siya nag... Hindi natin alam, di ba? Kasi nalak ka sa ano mo. Oh, it's a responsibility talaga yan sa referee. Kasi may mga blind spot kasi, coach. May mga blind spot na dito lang referee, tapos nakatapos. Diba? So, my question is, ano ba, during sa tournament, may nangyari bang gano'n na medyo na hospital kasi? Oo, meron. Marami? Marami. Marami. Mm. Actually, marami talaga yun. Pero sa akin na nga, hindi talaga yun sinasadya. Siguro kung meron man lang, hindi talaga. Mixed martial arts before and today, anong diferensya na ngayon? Before, compare natin ngayon, sobrang napaka-advanced ngayon. Isipin mo ah, yung iba nga kahit nag-black belt na, kahit marami ng experience,
isa sa mga dahilan kung bakit nagiging improve yung mixed martial arts natin kasi yung social media. Mm-hmm. So, kasi, di ba, what if, kahit magaling ka na, yung iba nga is, na tumitingin pa rin sa YouTube, galing, pwede ko itong iyak. Eh, kahit ako nga, ma'am, kahit medyo malawak na yung experience ko, I'm not comfortable with myself talaga. Kumbaga, wala pa rin akong trust sa sarili ko. Kumbaga, kailangan ko pa rin mag-enhance, mag-practice. Kaya yung mga ibang opponent, yung mga ibang martial arts, respeto ko talaga yan. Kasi, pag hindi mo yan respect yun, ibig sabihin, wala kang point. Kailangan mo siyang respetuhin kasi may mga technique din na kailangan mo din yun. Huwag mo sabihin, no. Sa Taekwondo, we have black belt. May black belt sa mixed martial arts. Ano yung pinaka-highest level? Kasi yung mga 4th dan, 5th dan, 6th dan. Ang ganun yun sa Taekwondo. Ano yung sa inyo? Sa amin is degree yun. May tinatawag na first dan, second dan, third dan, fifth dan. Yung pinakamataas na narinig ko, sa YouTube ko ito nakita, 17 dan. Oh. Oh, 17 dan. Sana yan si ano, kasi idol ko din yan si ano, si, ang tawag doon, yung... Mansour? Arigan, Steven Seagal. Yes. Isa yan sa mga inidolo ko talaga, I think 17 dan siya. Mixed martial arts yan, si Steven Seagal. Mixed martial arts siya, pero actually, nakapoko siya sa own, Aikido. Doon ako ng idea. Yes. Okay. Coach, balik tayo. Kasi coach ka. Yes. At from Sikaran to mixed martial arts, naging coach ka sa Taekwondo. Anong meron sa Taekwondo na wala sa mixed martial arts? Yes. Siguro, yung rules lang talaga. Yung rules lang talaga. Kasi nung nakapasok ko sa Taekwondo, doon talaga ako natakot. Tsaka dumating sa point siguro na mag-iba dito. Wala ba bang iba dito sa school na except sa Taekwondo? Yung talaga yung nalagay ko sa isip para naman ma-apply ko yung... Oh, okay. You were the trainer Taekwondo for 3 years. And then here comes Pinshak Silat and Wushu. You were tapped also to train Wushu and Pinshak Silat. So, ano ang, from mixed martial arts, sa tatlo, saan mo na-apply yung majority of the moves of the mixed martial arts? In Pinshak Silat, in Wushu, or in Taekwondo? Actually, dalawa mami. Ito yung Pinshak Silat at saka Wushu. Okay. Doon ko talaga na, para bang doon ako. Doon talaga komportable kasi kumbaga yung skill ko kasi ito yung love ko. Sa Wushu. Ito talaga yung mahal ko kasi if you talk about Wushu, may ano kasi may combat din siya kung paano siya. Sa mixed martial arts ganun din. Mas brutal pa nga. Ang Wushu. Di, sa mixed martial arts. Okay. Sa Wushu is kailangan ko rin mag-control sa mixed martial arts. Natakot na. Actually, isa mga kinakatakutan ko din yung lipid. Yes, diba yes. Because deep end, I keep on protecting the for the safety of the athletes. Yes. Kaya yung nung sa Wushu at saka sa Pinshak Silat, hindi ko rin masyadong na-apply yung kagustuhan ko. Sa Pinshak Silat. Kasi doon ako natakot sa deep end. Kasi diba yung deep end, nilagaan talaga yung estudyante. Yes. Diba? At saka mayroon kasing rules. I-modify to say, may rules na kailangan, first talaga is to... You have to yung safety sa bata, talaga. Lalo na nandito tayo sa martial arts, di ba? Yes. So yun talagang ano. First is the safety of the athletes, and then so sa tatlo coach from Taekwondo, Wushu, and Pinshak Silat, saan dito ang mas brutal? Sa Wushu kasi kung sa Wushu, wala ko nakitang demonstration sa Wushu. Kung dito naman sa Pinshak Silat, pero mas magaling siguro ang Pinshak Silat. Kasi na-apply yung mga demonstration. When it comes to handling, yes, Juan. Yes. Lalo na sa weapon. Kasi, sanay ako doon sa weapon. Nung nakita ko yung i-apply pala yung army, i-apply pala yung knife, parang mas doon ako comfortable sa Pinshak Silat. Pero may mga limit din. Okay. So, balik kayo, coach. Can you share to
is how you have helped coach or be a coach or mentor someone. Mentor someone kasi may mentor ka, di ba? You naging coach ka ng maraming bata pero may mentor ka talaga. Yes, yes. Paano mo? Actually, mama, hindi lang, ang dami kasi nag-hire sa akin. Actually, ang dami. Kumbaga, nag-home service din kasi ako dati. Nag-home service na ako dahil 3 times a week. You know, then, actually, isa talaga sa pinaka, kumbaga, nimi-mindset ko sa kanila ba. Please, kung maaari, kung nagiging magaling na kayo, huwag kayong maging mayaman. Kasi isa rin yung mga, ano na ayaw ko. Siguro, mam, nakita mo naman siguro sa akin. Cool ka lang. Parang, kung tingnan ka lang, parang wala kang alam sa parang wala martial arts. Kasi isa yan sa mga sinasabi ng mga instructor ko talaga, yung pinaka-high sa talaga. Kasi nung hindi pa ako nag-graduate dito, mama, sa mixed martial arts, ito yung pinaka-graduate. Nung student ka pa, ay nung student pa ako sa mixed martial arts, sobrang yabang ko, mami. Sobrang aggressive ko talaga. Pagdating ko sa black talaga, nagiging gay na ako. Natatakot na ako. Why? Kasi, believe me or not, mami, what if nagkaroon ka ng kalaban? Isang ano lang yun eh. Pwede ka makulong. kasi, para bang iba talaga eh. You're already, kuan ba, kanang may control ka na. May control ka na. Kumbaga, code of discipline ka na. Kasi alam mo na yung rules. Alam na, at quick of a seconds, pwede mo patay sa isang tao. Hindi ako nagmamayabang totoo. Ang kawawa dito, yung walang alam. Yes. Yun yung kawawa. Swerte yung medyo may alam kasi siguro yung walang alam pwede mo siyang masaktan within a seconds only. Kasi doon kami sa speed at saka sa power, diba? Yes. Pero medyo yung may mga alam siguro makakapag-recover pa siya. Kasi isa talaga yun. Ito kasi yun, coach, in sometimes again we have to let the students join the competition without any kanang maliit lang yung knowledge sa rules and regulations. Sometimes may medyo mapahamak yung may alam. Kasi kabay, alam mo lang yung rules. Yung medyo aggressive yung medyo half-baked eh. Di ba? Medyo half-baked, no? So, siguro sa sa'yo, the thing is, you know the rules and that's why you have more discipline than those koan, no? Yes, so, okay. So, paano mo? So, nag-mentor ka sa isang student, like for example, Nel Boy. Minentor mo siya not only for the skills, but also for the, minentor mo siya kung the values. No? Saka kung paano mo i-handle yung skill mo. Okay. Kung paano mo siya i-control. Kasi ganito ko yun. What if, pag yung student mo, what if, kasi nagkaroon ako ng student dati, mami, I think first year high school, inuruan ko siya, siya. Yes. Dumating sa point, yung lagi kong sinasabi, be humble, kaya ano nangyari. Dumating sa point na parang bang balon man ba, pag masobraan mo siya ng hangin, umutok siya mo eh. Yung kaklase niya talaga, inano niya, doon ako natatakot. O diba? So, there's a big difference talaga between that. So, kailangan talaga is yung discipline talaga. Kung maaari, kung kayo na nanonood, kung maaari talaga, kahit mas mataas pa kayo sa akin, o kahit mataas pa yung experience sa akin, be humble lang talaga. Yun talaga yung pinaka the best. Kasi ganito ko din, what if you are humble? Then nagkaroon ka ng kalaban. I am sure 100% magugulat talaga yan sa'yo. Hindi ko kala na ganito pala yun. Diba? Hindi naman kailangan ipagsigawan mo na ganun ka. Diba? Sometimes you need to hide ka ng kung sino ka. Diba? Sometimes hindi pwedeng, ako black belt, fifth dan na ako, pakita mo. Kasi I have observed yung mga professional talaga is very humble. Yes. Yes. Yung pinaka-importante, isa yun, di ba? Yung being humble. Huwag mo ipakita kung ano ka, kung sino ka. Eh, wala naman sigurong mawala kung ano ka, down to earth ka lang. Yes, diba? Yes. No? That's good. Okay, yes. Okay, coach, being a coach, what are the basic things you do as an instructor or as a coach? Yung mga basic things, ha? Okay, you handle this one. Ano yung turo ko sa kanila. Actually, kumbaga, ginaguide ko talaga sila ng ano, mami. Kumbaga, ikaw, what if, level 1. Hindi ako papayag na pupunta ka sa level 2 na hindi mo pa siya masasanay. Okay. Dapat sanayin mo talaga na mabuti.
hanggang sa pagdating mo sa level ko, sanayan mo naman. Hanggang sa pagdating mo sa level ko, fix. So kasi ano, when you say mixed martial arts, we're talking about mixed martial arts. How many months na yung athletes, yung mga neophytes, yung beginners, kumbaga pa ba? How many months na kailangan lang yung, kumbaga pa, yung step one? Kailangan lang ano? Actually, ma'am, kung seryoso lang, sobrang lang. Siguro, abot siguro ng mga 2 years. Kung gustuhin talaga niya maging mas magaling. Actually, yung mixed martial, mahirap ma'am eh. Mahirap talaga. Kumbaga, kung sasabihin mo lang, madali siya, pero sa totoo lang, mahirap. So, ang kailangan dito, kung gusto mong makuha siya in a short way or in a short time, kailangan mong magiging disiplinado. Okay. Yun talaga yung pinaka day dito. Kasi kung hindi ka disiplinado, diba kami as a instructor, mahihirapan kami turuan ka kung paano ka maging magaling. Kasi hindi ka disiplinado. Dapat be coachable ka. Yes, no. You have to accept no mga criticism. Yes. Yan, no. Labi na. Lalo't na you are a beginner, no. Yes. Okay, coach. So you have mentioned while ago na dapat coachable. So do you have an experience handling with athletes or aspiring athletes? Na anong difficult athlete ba and how did you deal with? Okay, actually na experience ko na talaga. So ang ginagawa ko diyan, may mga hard-headed din tayo. Kasi hindi pwede na kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kagaling instructor, hindi pwede lahat ng student mo humble. Hindi. Meron talaga dyan, dalawa, isa, tatlo. Meron talaga. So ang ginagawa ko dyan is, nakausap ko sila, always stay humble lang. Always stay humble lang. Pag hindi, in the second time, nasa sinabi, huwag ganun, bawal ganun. In the third time, huwag ganun. Pag uulitin talaga, ayaw ko na sa'yo. Ano, impeach na? Get out talaga, automatic. Okay. Get out talaga. Wala kang kwenta kasi, pagdating sa panahon, pag magiging magaling ka, ang dami-daming tao magsasakit. Oh yes, yes. No. Okay. Kasi magamit yung skills nila in a wrong way. Yes, no? Yes, that's true. Tawa yung iba. Kaya actually, may story na ako, hindi ko lang babanggitin na hard-headed. Ngayon, nabalitaan ko na lang para bang siga. Siga, pero pag makikita niya ako, para bang... Because mayroon siyang respeto. Yes, natatakot din siya. Yeah. Pero sa lugar nila, rinig na rinig ko talaga mga balita. Sobrang siga niya talaga. Pero pag makita niya ako. Kasi alam niya kung sino ka. Okay, coach. Because I mentioned that you were asked to coach taekwondo, pinsyak silat, and wushu. So, tatlo yun, no? So, yung mga sudyante, patong regional. Yes, diba? Yes. And then, tell me, how you organize and how you paano mo yan ini-organize kasi in a day di ba dapat tatlong in that week. Sa totoo lang mga kahit instructor kahit kinakatakutan ka kasi dapat kasi ito is yung mga student mo is marunong talagang matakot sa iyo. Kumbaga yung relationship ba kailangan ba yung word at matakot? Yes, kailangan yan ma'am eh. Kasi pag hindi sila matatakot sa iyo darating ang point talaga para mag-iisihin ka lang nila. Okay. Pwedeng ka nilang para bang yagain. Dapat makita mo talaga sila na matatakot talaga sila. Kaya kumbaga yung relationship ba, there's a big may gap. May distance. May gap. Yung talaga yung pinaka-important, yung distance. Huwag mong masyadong i-close. Coach athlete relationship. Yun lang talaga. So, alam mo naman siguro kung ano yung paano ko i-handle sila, ba? Yes. Ayoko nang ganoon. Gusto ko there's a distance talaga. yun talaga. Then strict talaga ako, sobrang strict ko talaga. Tsaka ayaw na ayaw ko sa ang pinakaayaw ko talaga sa masdandi ko, yung sumusuko. Ayaw ko talaga ng ganun. Yes. Gusto ko talaga kung nasaktan ka, wag kang mapakita sa akin na umiyak ka sa harapan kasi. So how did you handle overlapping schedule? Overlapping schedule kasi ano, taekwondo, ayan, wushu, may tinitrain ka pa, ganun, and then you nag-teach ka pa sa school. How did you handle it? By the way, ma'am, sa totoo lang, nung nag-handle ako sa high school, di ba? So, on that time, sobrang busy ko din kasi ang dami kong tutoran. So, ang ginawa ko talaga is, naghanap talaga ako ng time, or naghanap talaga ako ng, parang, lahat-lahat ba, nakalista na. Actually, you're very time conscious. Oh, yes. Yan talaga yung pinaka-importante. Isa yan talaga. Tsaka time management talaga. Time management. Kahit sobrang ano na ng katawan ko, please, gusto mabigyan ko lang. Kasi, pag gusto mo kasi yung isang bagay,
parang hindi mo makapil yung pagod. Oh. Yeah. Oh. Pag gusto mo yung isang bagay. Yes, yun, yun yung na-appreciate ko sa iyo, coach. Oh. Kasi nakita ko yung ano mo, kayong dedication. Yes, yun yes. Yung yung sabi ko, I love this man nga mag-train na merong disiplina, may respeto yung mga estudyante sa kanya. Yes. And then yung post rules, no? So and then mayroon kang dedikasyon, yes. 'Di ba? So for 3 years ano sa of handling MNHS, no? So nakaproduce ka ng ano, nakaproduce ka ng regional players at saka national players. Yes, congratulations and thank you very much for that, coach. Okay. No, so meron tayong tinatawag na beginners and kanang dugay na dayon nga mga athletes. So sa pag-training, ginaunsa nimo? Yung mga baguhan. Oh, may mga baguhan at saka yung ano na? Yung mga old. Old. Ah, separation talaga yan. May say, you have to separate. Separate. So, itong mga baguhan, din yung mga old, dapat itong mga old, bigyan mo talaga yung obligasyon yan. Okay. So, wag mong pwedeng akuin mo yung baguhan, akuin mo yung old. Yung old. Wag. Dapat talaga, bigyan mo talaga itong obligasyon yung mga old na sila yung mag-handle sa baguhan. May, wala bang kuan na mag-drink, yung skills na ba imbis nanasla sa higher level and then because the ano yan na matusa sa bago yung mga old so ito kasi yung nangyayari mga ako yung mga baguhan itong mga old obligasyon nilang turuan to yung mga mga baguhan kasi someday magiging teacher din sa someday magiging coach din sila so isa yan sa pinaka importante sila ay sa kanila kasi that's the part of their training ground. Okay. Then after that, pag nakita ko na ang galing-galing din, bibigyan ko naman sila ng another task. Then after that, balik naman sila. Then level up, punta naman sila. Okay. Yun yung pinaka-importante. Yes, no. Because that's good God sharing your skills, no. And what you've learned, you have to share. Oh, yes. Because out of sharing, you've learned something. Oh, yes. Yes. Especially marunong ka mag-adjust. Diba? Isa yun, no? So, kasi sometimes ang isa sa ating medyo i-consider is the behavior of the teacher. Someday somehow maging coach ka na rin, diba? Yes, okay. Yes. When is the time na ano yun, yung your ethics ba were tested? Yung pasensya mo, yung can you cite a situation yung medyo na test yung pasensya mo, yung ano. So yun ngayon sinasabi ko sa iyo, ma'am, what if yung size of balloon is 8 kasi yung mga balloon is may size yan, what if yung size ng balloon is 8 lang, so ibig sabihin ang pwedeng malagay ng hangin diyan is 8 lang, pag masobrahan ko pa lang yan. Hindi pwedeng pag makita mo isang tao ano yan, hindi yan, ano, darating sa point lang, puputok at buputok talaga yan. So dumating ang sa point doon sa, na-test ko talaga doon sa high school. Doon talaga. Actually, may dalawang guro nga nag-protect din sa akin kasi alam nila kung sino ako. Isa yan si Mamaniha. Isa yan sa nag-cover up talaga sa akin. Bakit? What happened? Dumating sa point yung mga kaklase ko talaga. Standard ko yung kaklase ko siya. Ano siya, binirahan siya ba? Oh, hindi mo ako payag na sobrang close ko sa mga kaya. Dumating sa point, parang ako yung umako. Dumating sa point na ako yung umako. Hindi ako nakapagpigil. Okay, that was, you were student that time. Yes, I am student but that time. But how about being a coach? Sorry, hindi pa ako coach dati naman. Yeah, kaya nga. Being a coach, kailan yung, can you cite a situation na na-test yung pasensya? And ethics mo na, diba dapat ang coach model? Huwag kang, yung mga words na ano, wala niyong dapat talaga yun. Pero when was the time na na-test yung ano mo? Ano ma'am, nung nag-graduate ko sa business. So is there a situation na medyo ano ka, nagalit ka na ba? Dapat hindi ka magalit kay bawal ka mag ano ng mga harsh words? Yes, meron. When? I think, school din talaga yun. Yes, okay. Pero ang nangyayari doon, kinokontrol kasi, by the way, dati kasi ma'am, kahit involved ako sa martial arts, para bang party din ako sa Panginoon, di ba? Okay. Yung activated sa Panginoon, party din ako. So, ang ginagawa ko doon, pag terms na nagagalit na ako,
umaalis talaga ako kahit masakit. Kahit para magusto ko ng malaki. Nag-walk out ka. Talaga ako dyan. Agad-agad talaga. Diba? Kasi iniisip ko talaga, pag may mangyari doon, diba, may kasabihan nga tayo na sa unang pagsisisi. Magsisisi talaga ako at magsisisi. Ang ginawa, yes na lang ako. So once mag-walk out ka, yan, meaning you are in the point yes. na pwede ka nang burst. Okay, okay. Thank you. So, you were asked, what will help you being a coach? What helped you succeed being a coach in the training? Bakit hanggang ngayon, coach ka pa rin? And then, what are the things that helped you succeed being, naging successful ka na maging coach? Siguro ma'am, siguro, sa nakikita siguro sa akin ng mga estudyante ko, parang deserve ko din tatawagin nila ako. Sa nakikita nila talaga sa akin, parang dati kasi is kinakanda ko talaga na matatakot sa akin, ganito ako, etc. Kaya yung respeto talaga, yes. yun talaga yung pinaka-importante, respeto. Kaya parang kahit yung mga old ko ng mga student, pag nakikita kami, kaya ganun talaga. Kasi iba yung word na natatakot. Mas mabigat yung respeto. Kasi may natatakot. Oh, tama. Diba? Pero may hindi natatakot sa iyo. May respeto. Kaya okay. Na ganun, diba? Okay, coach. So, anong klaseng coach ka? As a coach, siguro isa ka sa mga coach na humble. Hindi mayabang. What if nagtuturo ako, tapos ng turo, uy ko, para bang simple lang ng tao ako. Ganun lang. Pero pagdating sa training, iba talaga ako. Pero, humble talaga ako. Kumbaga, proud talaga ako na humble talaga ako as a coach. Okay. Kasi ayaw ko yung mayabang. Ayaw ko ng mayabang tapos magmayayabang ako. Wag ganun. Diba? Kumbaga, actually, yung mga neighbor nga namin doon, yung mga kapitbahay ko, halos lahat nga walang alam na ito pala yung background. Kasi nagkaroon din ako dati ng conflict, ma'am, sa kapitbahay namin. I think, 6 mata o 7 na magkakataon. Inano talaga nila ako. Pero nagulat sila. Diba? Hindi pala ito basta-basta. So, diba? Hanggang sa ngayon, instead na patuloy sana yung ginagawa nila sa akin na panalay, nagkaroon sila ng respeto sa akin. Okay, that's good, coach. No, so, we have only 15 minutes left. Okay, coach, during the competition, ano yung mga words of encouragement na bigay mo sa yung mga... Okay, during first, the competition? Okay, first is prayer. Yun talaga. Wag kang aapak. 'Di ba, mag-aapak? Oh, mats. Wag kang aapak ng mats pag hindi ka nakakapasa. Okay. Wag. Kasi wag mong sabihin sa sarili mo na kaya ko 'to. No. Sa totoo lang, basura ka lang sa harap ng Panginoon. Kailangan mo yung Diyos dito, 'di ba? Matalo ka man or manalo, kailangan mo pa rin Diyos dito. So, ibig sabihin, magdasal ka muna tapos magtakanda ka muna ng encouragement. Kaya mo 'yan. Pag masaktan ka, wag mong ipakita sa akin. Nasasaktan ka. Tao na hindi ka nasaktan, parang hindi ka natatalaban ba? Kasi ganun talaga ako, mamaya ayaw ko na yung mga student ko na magpapakita sa akin na umiiyak, di ba? Basta yung pinaka-importante talaga is yung Panginoon. Kasi yung Panginoon talaga yung magbibigay sa akin. In the middle of the competition, you've seen your athletes na medyo dihado. Ano yung gawin mo? Okay, what if pag makita ko siya na dihado na siya, automatic na. Kasi as a coach, alam natin na naman, alam natin yung kakayahan niya. Di ba? Alam natin yung hindi na pwede yan. Ibig sabihin, ayaw. Iparis na talaga natin yan. So diba? You're willing to... Yes. Ano yan? Oh. Why? Kasi kasi sa totoo lang, naranasan ko din yan. Di ba? Alam natin na may puso siya. Alam natin na may... Parang, hindi ko talaga kaya. Pero may athlete ka na ba na tingin mo hindi niya kaya pero gusto pa niya? Yes, meron. Kasi isa sa mga estudyante ko talaga si Coach Silvia. Kahit hindi, nakikita ko yun dati, kahit hindi na niya kaya, go pa rin siya ng go kasi ipapakita niya talaga sa akin na katulad niya ako. So, isa yan eh. What was your reaction about that? Kita mo ng dihado eh. Kita ko ng dihado, pero at least doon ako nagtitiwala sa rules. Wala akong pakikit ano mangyari. At least may rules tayo. May referee tayong uulat, di ba? May referee tayong, parang ang tawag doon. Ay. No. At least nakita ko sa yung potential talaga itong bata to.
believe me or not. Magko-compete talaga to sa pinakamataas na antas. And you were not wrong, di ba? Yes, kasi naging palaro siya. Yes. At yes. least napunta siya sa palang pambansa at saka hindi lang siya. Yes, no, marami pang iba. Marami pang iba. Yes. No, so, as a coach, what is the best advices you could give to your athletes? Okay, best sir. Advices. Okay, yung best advices ko talaga sana is, dapat talaga is, yun nga yung sinasabi ko. Kahit ano mangyari, kung andun ka na sa mataas na antas, kasi ito yung mangyari, what if, kung yung coach mo darating sa punta talaga na, mas maging mas mataas. So, wag mong baliwalan yung humility. Yung humility talaga. Be humble talaga. Dapat magiging makatao. Huwag mong kalimutan yung sarili. Porkit nasa taas ka na. Saan ka galing? O saan ka galing. Dapat talaga be humble talaga. Yun talaga yung pinaka. Okay. Huwag kang maging mayabang. Kasi yung coach mo dapat makita mo talaga sa kanya na kung ano ako, yun ka din. Kasi yung pinanghawakan ko talaga na verse naman. Yung pinanghawakan ko na verse ha. Ang sabi sa Biblia, be humble. Yes. Yun talaga eh. Diba? Kung mataas ka, anong gagawin ng Panginoon dyan? Ibababa ka talaga. Kung yes. kung humble ka, itataas ka talaga. Yes. Yun talaga yung pinaka-effective na nangyari sa buhay ko. Nung humble ako, pinapataas na ako ng Panginoon. Hindi ko man narinig na believe yung mga tao sa akin, pero feel na feel ko yan. Kasi ang daming nagre-report. Yes. Feel na feel ko yan talaga. Dapat be humble talaga. Kung sino naman sila. Yung mga baguhan dyan, yung mga mas mataas ko sa akin, be humble. Yun talaga yung pinaka-best. Okay. So, being a coach for 14 years and connected to martial arts for 14 years, what is your message to your fellow coaches? Sa mga trainer, yung mga ganun, ito. Ito yung pinaka-advice, pinaka-best advice ko talaga. Hindi pwede na lahat ng mga ideas, lahat ng mga sasabihin mo, dapat din is makinig ka din sa mga students. Hindi pwede na halos lahat. Kasi yung mga student is may limit din yan eh. Mm-hmm. Diba? Kasi, kunwari, ikaw mag, ako, siya, iba-iba yung nasa utak. Mm-hmm. Hindi mo alam, pwede ka na kahit magsalita ka lang ng dyan, pwede siyang masaktan. Dapat alam, marunong ka rin makinig sa mga student. Makiramdam. Oo, dapat marunong kang makiramdam kahit gaano ka pa katapang. Mm-hmm. Diba? Yun talaga yung pinaka-the-base. Kasi, kung sa sarili mo lang, hindi ka talaga lalabo dyan eh. Yes, hindi. Yes. Dapat talaga, marunong kang mag-handle din sa mga student at marunong ka din makinig sa kanila kung ano yung mga nararamdaman nila. Dapat hindi ka pwedeng maging bingi. Dapat hindi ka pwedeng maging bulag sa kanila. May pagkataon ba, coach, na inoreksyonan ka ng ano mo? Yes, mayroon. And are you open on that? Open ako sa mga old, pero sa mga bago, hindi ako open. What did you do pag mayroong baguhan na Actually, medyo na nasasaktan talaga ako. What if yung mga baguhan? Kasi yung mga baguhan kasi parang aggressive sila eh. Yes. Parang bang mga walang mga ganun, di ba? So, there's a time talaga na kinukorek talaga ako. In front talaga. So, ano yung ginawa mo? So, ang sinabi ko sa kanya, ganun lang. Sige. Malis ka na. Hindi kita kailangan. Pero sa mga old na student, nakikinig talaga sa kanila man. Believe me. Kasi, nasasamaha, kumbaga magkasama kami nung sa simula pa lang sila hanggang sa nagiging sila. Doon ako nakikinig sa kanila. Okay. Kasi nagsasama kami, di ba? Except sa mga old, yung mga baguhan, din nagkukorek sa... Dapat siya talaga yung mag-ano sa atin. Oh, yes. Dumating sa point talaga. Pero yung mga old na nag-ano sa akin, open talaga. Okay. Open talaga. So, coach, ano yung pinaka-effective na ginawa mo, mga concept, principle, isa yan is yung mindset ko kasi naman eh. Yung mindset talaga. Ano ka maging improve kung wala kang mindset? Yes. Isa sa mga dahilan sa mga modelo talaga, si Bruce Lee, alam ko, ang galing niya mag-kick, ang galing niya yung speed niya, idulok na. Yun talaga yung ginagaya ko, halos araw-araw yan naman eh. Magdamag, hapon. Minsan nga, sinasabi na ako ng mama ko, nababaliw ka na talaga. Yung mga habol namin, ma'am, nabitas-bitas nito, yung ginaano. Parang value talaga. Yung mindset talaga. So then mindset, after mindset, then work. Apply mo talaga. Yung tawag dyan, ma'am? Yung pagiganaan dyan sa seat. Hall ba? Sa Pilay Sports Center. Alas, ginawa ko na yung bahay yan. Every day. Oh,
lagi talaga akong nagja-jogging dyan. Alas, ginawaan ko yun ng bahay, yung mga split, oh, yung gano'n. Ginawa ko. Oh, yun talaga. Being a coach, ano yung pinakaunang, ano yun, kayong, skills kasi, ay, ayun, ano yung gusto mo i-first na i-ikon sa imuhang athlete ba? Ano yung endurance, or Endurance is, bago ka magsimula sa training, dapat ang utak mo talaga is flexible na. Ang utak mo talaga is naka-open na. So ang gagawin natin dyan is, you need to step first in endurance. Ito talaga yung pinakataon. Anong mga activities good for endurance? Yung mga kansa, body shaking. Okay. Yung mga flexibility sa kamay, yung stretching, yun talaga yung pinakataon. Tsaka yung ang tawag nakalimutan. Medyo ano na kasi yun. Yung sa ano natin ba? Hangin o cardiovascular. Ano yan? Jogging. Ano jogging, yung jumping. Ayan. Jumping. Yes. Bago kita i-present sa training. Okay. Yun kasi talaga. Mahirap yung walang ano no? Kasi pagdating sa point, pag hindi mo yan i-ano sa process, pagdating, mabigla yan. Nagkakasan kasi may mangyayari talaga din kasi. Yes. Oh. We're almost in sa ating time, coach. Okay, so coach, two questions na lang. Okay, no? Yes, okay. So paano mo aside from teaching the students in skills and anong mga skills din ang naituro mo in application sa life? Skills na in application sa life? Yung ano ba para sa in life, journey of life. Okay. Ano lang? Sorry, same lang din naman eh. By the way, para bang yun nga yung sabi ko, pagdating sa training, pagdating mo sa simple yung buhay lang. Training. Sa bahay. Wala. Your life is normal. Normal din, pagdating sa bahay, sa loob ng bahay, yun lang ako. Hindi ako nag-training sa labas ng bahay. Hindi. Kasi ayaw ko ng ganun. Okay, coach. Thank you. So you are a very good coach, the best coach. No, isa sa ano ko na met ko na best coach in martial arts, and we are now in pandemic. Coach, yes. No, as a coach, I know nga you are not only teaching about skills, pero ano yung maibahagi sa mga kabataan? Ano yung may advice? Okay, sa pandemic, ito yung ma-advise ko, being coach. Dapat talaga is marunong tayong sumunod sa batas. Kagaya natin, di ba? Yung mga student ko, dapat. Kung gusto mong maging success, dapat be humble ka, be coachable ka talaga. Ganun din sa atin, no? Dapat marunong kang sumunod sa batas. So, just like, nag-wear tayo ng face mask, di ba? Nag-wear tayo ng face shield. Pag ayaw ng gobyerno, ayaw talaga. Huwag ka na magreklamo kasi gobyerno ang makakalaban mo dyan eh. Tsaka hindi lang gobyerno, ating virus, kalaban natin, di ba? So dapat talaga is marunong tayong makinig sa kanila. Diba? Para sa atin yan, para sa pamilya mo yan, para sa anak mo yan, para sa Pilipinas, para sa buong bansa yan, di ba? Para sa whole world yan. So yun yung pinaka-importante. Kung coachable ka, kung as a martial artist ka, kung marunong kang mag-ano sa coach mo, dapat dito din sa gobyerno, sa government natin, marunong ka ding sumunod. Okay, thank you very much, coach. Eh, okay, bago tayo mag bid goodbye, gusto ko mag-shout Okay. Shout out sa isa sa mga nagtuturo talaga sa akin talaga si Rogelio Novo. Oh, isa talaga yan sa parang sa kanya ko nakukuha talaga yung mga ideas. So, nagde-develop lang talaga ako, pero siya talaga yung pinaka-main point. Shout out talaga sa Novo family, at saka sa kasamaan ko sa online business ng sa Empowered Consumerism. Shout out sa lahat sa inyo, sa lalo sa Atomic Spiritual Warrior International. Shout out sa ating lahat. Yun. Okay, no, so to all our viewers, thank you also for watching us, no, especially to our here we have Adrian James Rabina, Fabian Gay Buds Golbeck, Karen, and all our viewers. Okay, so ito lang yung masabi ko. Ang ating buhay ay para ding mixed martial arts. No? So, mayroon tayong mga rules na dapat i-apply. Pwede nating gawin ang gusto nating gawin.
gawin. Yes, pwede nating gawin ang gusto nating gawin, pero may with all the precaution. Yes, at saka may disiplina sa sarili, no? Yes. And as coach na sinabi ni coach kanina, maging humble po tayo. Kahit ano yung nakamit natin sa buhay, kahit anong taas ka na, keep your feet on the ground. Bakit? Kasi yun yung isa sa mga pinakamagandang values nating mga Pilipino na dapat nating i-treasure na, na maging humble tayo. Kasi yun yun, sa verse na binigay ni coach, kung sino yung marunong magpakumbaba ay siyang ipapataas ng ating Panginoon. Kung sino yung mataas na mataas ay naman in reverse, in ano naman yun, ilagay sa baba. Okay, di ba? Again, and then no, so this time mataas yung cases ng COVID, so san sinishare ni coach, we have to follow government yung mga polisiya ng ating gobyerno. Wala namang mawala kung wala tayo. Again, life is like a martial arts, but we have to impose discipline sa ating sarili. Salamat po sa, thank you very much, no, sa pagpuyog, pag-uban-uban sa amo dinhi sa Oro Broadcast Media sa atong programang The Hampi, sulod sa usa ka oras, no? So, akong may istorya, magmatngon kita, no? So, maghugas sa kamot, maghindik sa kaugalingon, and then maging safety tayo. So, stay home kung walay buhaton nga importante sa gawas, okay? Thank you very much for watching us here at Oro Broadcast Media, and this has been your host with our guest this evening. We have Coach Aijun Bagao saying thank you very much. Please be safe and God bless us all.